Samantala, isa sa mga dapat abangan ngayon 2021 ang kontrobersyal na Kapuso series na Legal Wives. Ang ikatlo at pinakabata na legal wife dyan, gagampanan ni Bianca Umali. Paano nga ba niya pinaghandaan ang kanyang role? Alamin sa kanilang chikahan with Kuya Lar. Nasaksihan natin ang kanyang transformation mula sa pagiging child star. Siya, hindi tayo dapat sumuko. Pagod na ako magpaliwanag dyan sa makitid mong utak! Hanggang sa mag-bloom siya bilang isa sa pinakamagagaling na aktres ngayon. Marami pang dapat abangan kay Bianca Umali, lalo na at isa siya sa mga magiging leading ladies ng Kapuso drama king na si Dennis Trillo sa bagong series na Legal Wives. Paano mo ba pinaghahandaan itong pagkalaki-laking project na ito? Of course, dito number one is yung pag-aaral about my character dito. Of course, research on the culture that we will be representing. Dito po sa Legal Wives, I will be the third and youngest wife. Makaka-partner ko po dito si Kuya Dennis Tidio. At isa po ako Muslim. Ano ang pakiramdam mo na si Dennis Trillo na ang leading man mo? Hindi ko po alam kung paano yung ma-feel kasi parang napakaganda po ng role, napakalaki ng proyekto. And yun, makatambal si Kuya Dennis na isang veteranong aktor is a blessing for me and I'm excited to start the experience. Handang-handa na nga raw si Bianca na mag-level up sa kanyang career. This time, this is a new chapter again. And gusto ko pong maipakita rin ko sa mga tao yung kakayahan ko bilang isang aktres. Iniis ko lahat ng ginawa mo sa akin, pero ngayon oras na para ipagtanggol ko yung sarili ko. Bago magpakitang gilas sa acting sa kanyang bagong serye, sasabak muna si Bianca sa ating one-word caption challenge. Kung babalikan ang mga tumatak na roles niya sa telebisyon, ano kaya ang ika-caption niya rito? Mga basang sisyo po for me would be start. Yun po yung unang experience ko rin po kasi sa isang heavy drama. Ang bata ko pa po nun, so doon namulat yung mga mata ko sa pagiging isang aktres sa teleserye. Pangarap. Ikaw si Pagaspas. So ever since, kahit po yung unang mulawin po kasi, nanonood po talaga ako noon. And actually, ginusto ko po talagang maging si Alvina. Pinangarap pong maging si Alvina noon pa. And yung mapabilang sa Mulawin versus Ravenna, bilang si Luis Luis, isang karangalan po. And a dream come true po talaga yun. Kambal Karibal would be fierce. Very unexpected kasi yung project na yun dito. Hindi namin inakala na magtatagal ng ganun. Hindi namin inakala na mamahalin kami ng mga tao. Life-changing. Yan. Life-changing po yung Sahaya sa akin because she is my very first title role. And nung nakuha ko po siya, siya actually yung pinaka-challenging role for me. Because I had to be someone who was completely different from me. I had to study a different culture. I had to go through trainings and freediving. Grabe po yung naging effort ko sa Sahaya. Uh-huh. And because of Sahaya, she opened so many opportunities for me. Away na naman! Gulo na naman! Gera na naman! At kung kami naman ang tatanungin, our one-word caption for Bianca is brilliant. Hindi po papayag si Daddy na paalisin niyo po kami dito. Dahil sa kanyang patuloy na pagkinang mula noon hanggang ngayon. Ganda-ganda at magaling pang artista. Thank you Kuya Lar and Bianca Umali.